Hi guys! Welcome sa final lesson ng course natin na Introduction to Programming. So ngayon, we will find out kung saan-saan nga ba natin pwedeng i-apply yung mga natutunan natin from lessons 1 through 4. So alamin natin kung ano ba yung role na piniplay ng programming in real life. And of course, bago rin kayo formally mag-start mag-program, kasama rin sa ibibigay ko ngayon yung mga practical tips na you need to be aware of para maging maganda yung simula ng inyong programming journey. Yan, so, arat. So, sa lesson na to, magkakaroon tayo ng overview ng mga pinakasikat na ginagamit na programming languages sa buong mundo. Then, magkakaroon din tayo ng discussion tungkol sa mga bagay na kailangan kayong, yun nga, maging reminded of bago kayo mag-start mag-code. And lastly, alamin natin kung nasaan ba ang programmers sa society natin ngayon. Ano-ano ba yung mga roles na kanilang piniplay and ano-ano yung mga pwede niyong kahantungan na ginagawa sa lipunan. Should you decide to choose this track. Okay, so ano-ano nga ba yung mga pinakasikat na programming languages na pwede nating i-consider na matutunan ngayon? So of course, unang-una dyan yung Java. So very popular on all platforms, operating systems, and devices due to its portability. So ang pinakasikat na enterprise na gumagamit ng Java sa mga applications and softwares niya ay Google. Ayun. And just so you know, parang entry-level programming language na dapat mong alam yan sa industry. So, sobrang daming demand ng Java programmers ngayon sa mundo ng information technology. Next, JavaScript. So, ito daw yung most popular client-side web scripting language. So, a must-learn for front-end web developer. So, HTML and CSS as well. So, sobrang sikat din ngayon ng web programming kasi parang halos lahat yata ng applications, softwares, ganyan. Either merong app version or web app version. Web app version yun yung version ng application na pwede mong i-access gamit yung web browser. Ayun, so JavaScript yung pinakasikat na ginagamit daw ngayon sa pag-web programming. And of course, alongside HTML and CSS, palagi nag-work hand-in-hand yung tatlong yan. Next ay C. So yung C, ito yung tinagurian daw na lingua franca or universal language na pinagbasihan ng all other programming languages na alam natin or na nag-exist ngayon. So, one of the oldest and most widely used language in the world. So, 1969 siya unang ginamit. Si 60 years na yata. Popular language for system and hardware programming. So, used to build NVIDIA and Intel. So, pinakasikat siya since ano lang ba yung mga computers ng panahon na yun nung nagsimula siya. So, talagang mga circuit boards lang. So, talagang best na na-utilize yung C noong mga panahon na ganun pa lang yung computing devices. Kaya, hanggang sa ngayon, siya yung best na ginagamit for system and hardware programming. Next, C++. Complex version of C with a lot more features, widely used for developing games, industrial, and performance critical applications. So, used to build Adobe and Mozilla. Ayan. So, yung C++ naman, variation siya ng C, pero medyo mas complex, mas advanced, and at one point, napakadaming games yung dinevelop na C++ yung gamit. Ayan. So, pati rin yung mga softwares, applications na sobrang complex ng functionalities yan, like yung Adobe, for example, Adobe Creative Suite.
So, ang gamit doon, C++. Kasi ganun siya ka-flexible. So, ganun ka-featured and ganun ka-equipped for industrial applications yung C++. Next, C#. Yung C# pinasikat siya ng Microsoft. So, ito yung main language na ginagamit ng Microsoft sa lahat ng sa halos lahat ng ano niya, ng applications, ng frameworks niya. So, if gusto mo rin na mag-develop ng, for example, na application, ng software na ang foundation or ang mga APIs, mga jargons, ay galing sa Microsoft. Usually, ang gagamitin mo rin talagang programming language ay C#. Kasi, to appropriate lang yung APIs na gagamitin mo from Microsoft. Kasi, for sure, coded din yun ng C#. Next, Python. So, widely regarded as the best programming language for beginners. Easiest to learn. Totoo yun. And, widely used in scientific, technical, and academic field, i.e. artificial intelligence. Used to build Reddit. So, if familiar kayo sa Reddit, gawa siya sa Python. Tapos, yun, best na ginagamit yung Python ngayon sa pagkakalam ko sa data science and for managing databases or large data structures. Next, PHP. PHP is a widely used open source and general purpose scripting language. So, scripting language, ibig sabihin, sa web siya ginagamit, katulad ng JavaScript. Suitable for building small and simple sites within a short time frame. So, sikat na enterprises na gumagamit ng PHP, Facebook at Wikipedia. So, yung PHP, ang masasabi ko, para siyang C programming, pero ang hinahandle, para siyang C programming sa web. Ayun. So, it works hand-in-hand din with HTML and CSS and JavaScript. And, so yun, if din gusto mong piliin yung web development in the future, so, sobrang relevant na isa yung PHP sa mga pinakauna mong aralin. So yun, yun yung mga pinakasikat na programming language ngayon na tingin ko dapat isa dun yung maging first programming language nyo na matututunan. Kasi kapag isa dun sa 7 na yun yung una mong inaral, well, except PHP and JavaScript. So, isa dun sa 5, dun sa Java, sa C, C++, C#, Python, yung una mong inaral, magiging well-founded ka sa programming. And marami sa iba pang programming languages na hindi ko nabanggit ay similar lang din yung syntax or yung structure dun sa basic 5 na yun na sinabi ko. Ayun. Tapos if yun nga, if into web development, programming ka, yun yung nakikita mo magiging future endeavor mo. Maganda rin, promising din na aralin mo yung 2, yung JavaScript and yung PHP as early as now. Of course, together with HTML and CSS. Oh, tapos, little bit of trivia. Yung HTML ba programming language? Hindi. Scripting language siya. Pati yung CSS. So, ginagamit yun para mag-display ng kung ano-ano mga elements, text, pictures sa web. So, hindi yung programming language. Purely scripting language lang siya. For display purposes only sa web. Kasi wala kang pwedeng maging functionalities doon eh. Wala kang pwedeng i-perform na any operations, ganyan, any arithmetic operations, logical operations, ganyan, relational operations, walang ganun. Purely for ano lang siya. For front-end development. So, next. So, ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman bago tayo mag-start mag-program or mag-code? So, ito yung mga practical hacks or tips na pwede kong ma-share sa inyo na sana makatulong. Una, aside from knowing how to operate a personal computer, just so you know, importante yun, hindi ka marunong mag-computer. So, you need to also have a background on elementary and Boolean algebra. So,
medyo it's a must na meron kang advanced background sa mathematics, lalo na sa algebra at sa Boolean algebra. Kasi sobrang dami sa isosolve mong problems, programming problems or computer science problems, gagamit ka ng existing na solutions, ganyan, na algorithms sa math, theorems, ganyan, axioms, ganun, na nag-e-exist na at makikita mo sa algebra. Ayun, and of course, super importante din yung Boolean algebra kasi hindi lang numbers yung hinahawakan mong data, hindi lang integers, decimals yung hinahawakan mong data kapag nagpo-program ka, kundi nag-handle ka rin ng true or false na value. So, importante na meron kang background sa propositional logic or sa Boolean algebra kasi kapag na-overlook mo yung logic part ng programming, posibleng magkaroon ng errors or bugs yung program mo. So sobrang importante na kahit papaano meron kang proficiency sa propositional logic. Next, choose an appropriate programming language. So, ang dami natin na pag-usapang programming language, at hindi lang yung pitong yun yung meron. Sobrang dami pang iba. So, dapat alamin mo yung purpose kung ba't ka magpo-program para alam mo rin kung anong pinaka-efficient na programming language yung kailangan mo. So, kapag nga, for example, mag-web programming ka, so, syempre, hindi C yung kailangan mo, ganyan. Next, install the right tools on your personal computer. So, kunyari, napili mo na yung programming language na gagamitin mo. Of course, merong mga sources ka pa na kailangan i-install para maging posible yung pag-access mo or yung paggamit mo sa programming language na napili mo dun sa machine mo. So, ayun, make sure to install all the necessary sources and use an efficient source code editor. So, ako personally, ang marirecommend kong efficient na source code editors ay Notepad++ o kaya Sublime. Ayun. Pero marami pang iba na pwede nyo explore. Pero as for me, yung dalawa na yun yung pinaka, you know, I found efficient the most. Next, create a schedule and adhere to it. So, kapag magpo-program ka, ayun, i-assume mo na hindi magiging isang upuan lang yung mga bagay-bagay. Dapat meron kang rough blueprint, ganyan, or algorithm kung paano mo isosolve yung isang problema, kung paano mo i-code yung mga bagay-bagay. Tapos, kapag dumating na sa point na kaya mo nang makita yung big picture nung ipoprogram mo, baka kaya mo na siyang i-divide to chunks, tapos pwede mo siyang i-schedule. Kasi, ayun, kapag tinry mo lang siyang i-code all at once, ma-overwhelm ka sobra, mati-TMI ka, and baka i-hate mo lang yung pagpoprogram. Ganyan. So, and of course, if may schedule ka, hindi yun license para magpetex ka, of course, kailangan mo mag-adhere doon. Kasi, ayun nga, hindi rin magandang practice na nagpo-program ka ng hindi clear kung kailan mo balak matapos yung pinaprogram mo. Or yung, for example, yung mga modules na kailangan mong matapos within a given period of time. So, ayun. Helpful din yung discipline na yun kapag nasa industry na. Kasi, definitely, kapag nagpo-program ka na sa industry, for sure, lahat ng mga bagay may mga deadline. Ayan. Next, the best way to start is to simply just start. So, yan. Just like any other task na sobrang hirap simulan at sobrang sarap mag-procrastinate muna, same is true with programming. Talagang tatamarin ka kung di mo pipiliin na magsimula, kundi mo i-mind over matter yung katamaran mo. Kasi once na mag-start ka na, I guarantee magiging mabibuild mo yung momentum. At ayun, mas madali na ulit mag-start sa susunod. Kasi meron ka nang na simulang momentum.
Next, serenity is your friend. Caffeine too. Case-to-case basis to, pero tingin ko naman, like, in general, mas okay yung mag-code. Kasi habang nag-code ka, kasi nag-iisip ka, nag-analyze ka ng mga bagay-bagay. So I guess, mas effective mag-code kapag, you know, you're in your solitude, ganyan. Tahimik, tapos walang masyadong distractions and noises. And kaya siguro nasabi nila na yung programmers ay ano, addict sa kape at sa cobra ay dahil baka nahanap nila yung ano, yung serenity na yun kapag gabi or kapag madaling araw. Or baka dahil din karamihan yata ng gustong maging programmer, maging developer, ay gamers at gaming yata yung naging inspiration nila sa pagiging programmer. Pero anyway, ayun, I guess yun yung logic nun. Kaya maraming programmers ang addict sa caffeine. Understand that it's normal to get stuck. So, definitely, darating kayo sa point na habang nagko-code kayo, biglang, hindi nyo na alam yung next na gagawin. Yung biglang, ala, sumasabog na lang lahat sa harapan nyo. Ganun. Definitely, darating yung time na yun. And kapag dumating yung time na yun, hindi nyo kailangan pilitin, isipin na masolusyonan yun, yung dahil nagkamot kayo na stuck, right at that moment din. So, pwede kayong umalis muna sa machine nyo, maglakad-lakad, declare mo muna yung head mo, kaya gumawa ka muna ng ibang mga bagay-bagay. And I swear, guaranteed, definite, bigla-bigla mo na lang maiisip yung dapat mong gawin. Tapos bigla ka na lang magmamadali doon sa machine mo para itama yung code mo. Tapos yun, okay na ulit yung lahat. Sobrang daming programmers yung magte-testify ng mga ganong moments sa buhay nila. I swear. So yun, it's normal to get stuck. Ito pala yung last. So yung last, of course, para ma-exercise yung programming skill set mo, kailangan mo mag-practice. Keep on coding. Ayun. Kasi just like any other skill, there's a potential to ano, to get rusty sa pag-code. Kaya para hindi mangyari yun, of course, you need to keep on coding. So yan. I hope na nakatulong yung mga tips na yun para ayun, kahit pa paano magkaroon kayo ng ano, magandang foundation at magandang start sa pag-program. So, last natin na i-explore ay yung roles na pina-play ng programmer sa society natin ngayon. So, saan pa natin sila makita? Should you decide to be a programmer or to be an information technologist? Saan ba yung kakapuntahan mo sa society natin ngayon? So, of course, pinaka-sikat na yata na industriya na to ay yung application and software development. Yan yata yung pinaka... Yung majority ng programmers yata sa buong mundo ay nasa pagde-develop ng software and application. Ayan. Maganda rin yung pera dyan. And, ayun, sobrang in-demand siya. Tagal na rin na in-demand siya. Tingin ko magiging matagal pa na in-demand siya kasi talagang ganun na yata papunta yung ano natin, yung time natin, yung age natin. Talagang ano, papunta na lahat sa ano, sa phase na digital na yung lahat. So yun, maganda siyang field kung gusto mo yung mama. Next, computer science. So, ano nga ba yung computer science? Ano pinagkaiba niya sa information technology at sa pagde-develop ng mga application? Sobrang laki ng pinagkaiba ng computer science sa mga yun. So, yung computer science, yun yung actually branch siya ng mathematics na nagdi-deal sa pag-aaral ng algorithms, ng mga pag-prove ng theorems and axioms, ganyan, hypothesis. Computer scientists yung nagde-develop ng mga fundamental algorithms na eventually ginagamit sa pagde-develop ng software and applications that we know today. Computer science equals mathematics and academe. And research. So, ganun na lang siya. Ganun yun na lang siya isipin. Computing machines and devices. So, of course, programmers din, although hindi developers tawag sa kanila, pero programmers pa rin matatawag. Yung mga engineers and programmers na naglalagay ng functions sa mga computing devices or nagpo-program ng circuit boards, ng circuits, ganyan. Ayun. Science and engineering. So, sobrang relevant na rin ang programming ngayon sa miski sa engineers and scientists. So, sobrang daming parang mga computational processes
sobrang daming computational processes na ang ginagamit ngayon sa field ng science and engineering through programming. Pati na rin sa ano, sa pagpo-prove ng hypothesis sa physics, ganun. So usually ngayon, sa halip na experiments yung first option. So ngayon, supercomputers na lang yung ginagamit para matest if yung math ng isang physical problem ay tama ba or hindi. So nasisimulate siya ngayon ng computers. Ayun. Next, data management. Ito yata yung field ng information technology na sobrang nagsisimulang maging in-demand ngayon. So, sobrang daming sector ng lipunan yung napakadaming hinahandle na databases. Kaya sobrang relevant ngayon ang data management studies. So, ayun. Basically, ano lang siya. Pag-organize lang ng super vast arrays of data. And of course, education sector. Nandiyan din yung ating mga programmers na hindi nila piniling mag-program, kundi pinili nilang magturo ng programming sa mga nag-aspire na maging nasa ganitong business din someday. Ayan. So, that concludes our introduction to programming course. I hope you learned a thing or two. And I hope and pray na ngayong nasa conclusion na tayo ng ating course ay kahit pa paano nagkaroon kayo ng basic fundamentals kung if ever magsa-start kayo mag-program. And I also hope and pray na mas nagkaroon kayo ng deeper appreciation sa kung ano yung relevance at yung at kung ano yung ganda na meron yung computer programming. And watch out for ano for more courses under this you know topic programming. Baka meron pa, baka marami pa. And ayun, continue to support our little enterprise, Wisdom Academy PH. So this has been Kuya Loy, and till the next course. Thank you very much for watching this video lecture made by Wisdom Academy PH. If you want to join our mission of providing high-quality educational videos for all Filipinos free of charge, then please consider supporting Wisdom Academy PH by contributing or donating to the following accounts. Kung interesado naman kayo maging parte ng aming organisasyon bilang isang volunteer educator, upang makapagbahagi at makapagturo sa mga taong nangangailangan, then please proceed to this link. If you like this video, then please hit the thumbs up. And if you want more educational videos like this, then please subscribe to Wisdom Academy PH and hit the notification bell for more updates. Watch and learn. God bless, and see you on the next one.